mapagpalang buhay mga kabayan all over the world. Ito po si David David II, isa pong OR Pwiner sa Middle East and Asia. Alam niyo po ba, no, usapang investment, alam niyo po ba noong 2016 nakapag-invest po tayo ng ganitong bahay? Alam niyo po kung magkano noong araw? 750,000 pesos lang po. Tama po, inuulit ko ha. 750,000 po noong 2016. Alam niyo po ngayon, as we speak, 2024, ngayon po ay nasa 2.8 to 3 million na po ang isang bahay na ganito. Ngayon po, papakita ko sa inyo ang loob nito. Halika! Ayan, so ngayon po ay nandito tayo sa home hotel na tinatawag po natin, no? So ito po isang bungalow po nung araw at ngayon po ay yan po ay dinesign natin as parang home hotel po na parang hotel at pwede pong mapaupahan natin, no? Daily, weekly and monthly. At ang kagandahan po nito, napakataas na po talaga ng presyo na itinaas ng bahay nito. Imagine po 750,000 po noon, no? Ngayon po 2.8 to 3 million na kasi corner lot po ito. So mapapansin po natin dito sa loob, yan ang porch, nilagyan po natin dito ng siesta area. Ayan, ganda, no? At puro halaman, ang ganda, no? At dito po ay meron tayong nilagay na fish pond. Ayan, kasi mahilig po tayo sa mga isda. So ngayon po, pasok po tayo. Ito po ay nasa 27 lot 1. Ayan, pasok po tayo. Welcome sa home hotel. So dito po, sa ating sala ay nilagyan na po natin ng mga ganyang interior, no? So may sofa na yan. Nilagyan na rin natin ng tiles. So yan po, no? So sa turnover kasi wala pang tiles pero maganda dyan, nakapili pa tayo. So ngayon po, tayo po ay naglagay ng mga Korean blinds. Pininturahan na rin natin yan. Pinalagyan ng kisame. Yung po kagandahan, no, unti-unti pwede nyo po gawin yan, no? Kasi pag turnover po yan, wala muna kisame tsaka tiles. Pero maganda, no? Makakapili po tayo. Tapos naglagay tayo dyan ng table. Meron tayo mga plants dyan. Yan po, no? So ito po ay sofa bed. Ibig sabihin po ay magagamit natin, ma-maximize natin yung space. Tapos dito po sa area na to, naglagay po tayo ng counter bar na kung saan multi-purpose na po ito. Pwede na rin po dito kumain, no? Pwede rin po mag-enjoy, mag-bonding. At yan na rin po nagsisilbing parang division dun sa ating bedroom. So ayan po, no? So ayan, nilagyan na rin natin ang aircon. At dito po naman sa area na to, napakaganda po, no? Bagay na bagay sa mga work from home at online class, no? Yung mga bata. Nilagyan po natin dito ng bunk bed na kung saan po sa baba merong working area o yung parang tinatawag na pang online. Yan po, no? So sa taas po ay meron po yung tinatawag na bunk bed. Yan. So dito po, pwede nyo po lagyan ng cabinet yan, no? So ito po yung ating pwede mag-video key. May video key rin po tayo dyan. At pwede po lagyan ng TV or yung mga laptop nga or desktop na sinasabi. So dito yung mga books. Ayan yung mga iba natin mga accessories. So dito sa entrance naman, ayan po, no? So lagyan natin ng salamin para maganda at maliwalas ang pagpasok. So ayun po, napaka-spacious pa rin po talaga niya kung tutuusin, no? Nasa pag-aayos lang pala. At dito naman po sa area na ito, ayan na po ang ano, bedroom area. O, di ba ang ganda? So yung iba po naman natin mga kababayan, naglalagay din ng mga uso na rin yung accordion na ano, no, na parang division. Yung accordion na ititiklo po siya at naigaganon pag gabi. Pwede nga naman mas ano siya, mas exclusive at mas ano, mas meron ka ng ano, tinatawag na privacy. Yan. So yan po. Tapos dito po ay ginawa na rin natin na para po ang cabinet ng mga, ayan po, ng mga ano ito, yung mga utensils. Ayan po. Yan. Nandiyan po yung mga utensils natin. So multi-purpose na rin po siya. At dito yung ating water dispenser. So yan po siya, no, water dispenser. Tapos sa area na ito, nilagyan po na natin ng, siyempre po yung refrigerator natin, may cabinet sa baba. So pinagandal lang po natin dyan, nilagyan natin ng slab, no? Concrete slab, ay parang ano, granite slab. Tapos yan na po ating kitchen. Naglagyan na rin po natin ng cabinets para mas efficient. So yan po, no, kompleto na yan. May mga toasters na, may microwave na dyan, may air fryer. Yan po, no, ito po yung ating mga condiments. Nasa pag-aayos lang pala talaga. Ngayon pupuntahan natin ang toilet and bath. Ayan po, pinaganda na natin parang hotel. So dito yung ano, pinakalalagyan ng towel. Diyan ang ating pinaka multi-purpose na ano ito, eh, no? Sa likod na meron siyang lagayan ng mga things, no? So nasa ano talaga pag-aayos, no? So ayan po, para siyang hotel. Ayan. So ayan, may mga dispenser po dyan. At nandito naglagay tayo ng shower, ano, yung water heater para sa shower. Ayan. At nilagyan na rin natin ng tiles na ganyan. Parang hotel talaga siya. So dito pa actually po, pwede pa rin lagyan niya ng ano, ng mga, para sa mga cleaning materials, pwede niyo isabit. So ganun lang po, no? Napakaganda kasi maganda po nakapag-start na kayo. Ang importante po, may bahay na. Madali na po magpaganda at unti-unti.
ang ating budget ay talagang kontrolado natin. Ito po ang service area, dinagdag na lang po natin to, no? So nandito yung mga condiments. Ayan, no? Pwede na tayong mag-ugas ng pinggan at pwede tayo dito magluto. At yung washing machine pwede dyan. So isi-set up pa po natin kasi yan. At meron tayong access sa likod. Ayan, so yan po ang pwedeng stock room to, pwedeng lutuan. So depende po talaga sa pag-ayos ng bahay. So katulad po nito, itong ating home hotel na tinatawag, ito po ay bukod po sa nag-appreciate na yung pera mo sa pag-invest mo sa klase ng ganitong investment, no? At ang maganda pa po dyan ay katulad ko po, ito po ang mas pinili ko na pwede po siyang parentahan po daily, weekly, or monthly. Kumikita, no? Pangkabuhayan talaga. So, napakaganda. So, dito po sa labas, makita ko na rin po sa inyo ang isa pang advantage kung bakit po tayo mag-i-invest sa ganitong property. Tingnan niyo po sa labas. Eh, malaki pa po yan, no? Kasya pa po yung kotse. Kahit po yung mga regular unit, ganun din. At ang maganda dyan, ito na po, katulad ko po, no? Mahilig ako magtanim. So, meron tayong papaya dyan. Nakakailang na tayo, harvest, no? May rubber tree. Kompleto, no? Meron tayong oregano doon, merong insulin, may Korean pineapple, meron po tayong rambutan. Nakong dami pala, no? Meron tayong atis, meron tayong dwarf buko, may sili po tayo doon, meron po tayong langkwas, meron tayong dyang basil, meron po tayong luya doon. Nakong dami pala, nakasarap na para ka na sa probinsya. Meron tayong mangga na galing po sa Brunei. Ayan po yung mga papaya. Meron tayong cat-cat. Wow, ang dami. May kalamansi. Meron tayong langka pagdating ng araw. Nandiyan may date tree pa tayo dyan. May mga pineapple. Ayan po, no? At dito po maganda yung ating grapes. So sa likod po may space pa. Naglagay po tayo ng balag. Meron po tayo yung mga pangtsaa dyan. Meron tayo dito yung grapes. May mga saging. O, diba? Sarap na meron mga makanlupa at saka hausin lahat, no? Kamyas. Meron po tayong mga kamote. Meron po tayong mga sitaw na galing pa sa Japan. Ayan po, no? At meron pa po tayong patola dito. At may space pa dito. Ayan, may space pa tayo dyan. Para makapag-banding-banding, pwede maglagay ng duyan. Yun po ang kagandahan dyan. May tanglad pa pala doon. Yun po ang kagandahan, no? Nang meron ka na ipundar na ganito. May sarili kang sayo, hindi ka nagre-renta. Ayan po mga labanos. Hindi ka nagre-renta, tumataas ang presyo ng iyong kinuha. Napaparentahan mo kung gusto mo. At ang maganda po dyan, tayo po isa na rin mag-invest. Meron din po tayong mga condominium, meron po tayong commercial lot, may housing lot. At ang kagandahan po, isang klase po ito ng investment. Which yung sinasabi ng home hotel, isang bahay po na kumikita dahil sa appreciation value at sa pagpaparenta. Kaya po ang advice natin sa lahat ng mga kababayan all over the world na kung mag-invest na at PM is the key. Kung sino po man nakakita ng video ito, kontakin na po agad kung sino nag-post ito. Mabuhay po mga kabayan! Laban OFW, spread your life, o equina tayong lahat. Maraming salamat!